that the Lord has made, and ano sabi doon? I will rejoice and be glad in it. No, yan po ang buhay Kristiyano, that every day ay biyaya ng Panginoon. Alam natin mabiyaya ang Panginoon, mga kapatid? Yes. And truly, laging handa ang Diyos na ibigay ang kanyang grasya, no, sa talagang tunay na humahanap sa kanya, yung tunay na kumakapit sa kanya, yung tunay na tumitiwala sa kanya. Sino ang mga titiwala sa Diyos dito? Amen. Amen. How many believers this morning, church? Amen. Ang title nito, mga kapatid, na ating pagbubulay-bulayan is Depend on God Alone. Amen. Sabihin natin, depend on God alone. Kapatid, kanino ka dumidepende sa buhay mo? Kanino nakalagak yung buhay mo? Kanino nakadepende? Na kapag wala yun is wala na rin sa isa yung buhay mo. No? Maraming tao dumidepende, siyempre, sa kayamanan, sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang taglay, no? O talento, no? Pero tayo pong mga Kristiyano, sinasabi sa Biblia, ang tunay na Kristiyano ay dumidepende sa Diyos. Sa kanyang salita, sa kanyang utos, no? Sa kanyang aral. Kaya po napakahalaga na tayo lagi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang ang sa gayon laging napupuno ang ating puso ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ho, mga kapatid, no, Ephesians 2:8 verse 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pati po ang ating kaligtasan, sino po ang gumawa at nagbigay? Sino nagkaloob? Ang Diyos. No? Depending on God is basic to the Christian life. We trust in or depend on God for our salvation. Amen. Ang Diyos ang ating tagapagligtas, sa Kanya nakadepende ang ating kaligtasan. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, matagal na akong Kristiyano, sigurado ako, naligtas ako. Amen. Sa Diyos ho nakadepende. Ang tanong, kapatid, ano po ba ang posisyon natin o estado natin sa relasyon natin sa Diyos? Are we on fire? No? Or tayo ay malamig o tayo ay maligamgam sa Panginoon? Saan tayo nakadepende? Sa Diyos po ba o sa ating sarili? No? Yung talino natin, yung kaparaanan natin sa buhay, paano tayo mabuhay? Dapat po nakadepende sa salita ng Diyos. Sa Santiago chapter 5, chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Praise the Lord! Amen. Sabi dito, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sagana. Mabiyaya ang ating Panginoon. Amen. Lalo na kung tayo ay humihingi sa Kanya ng kaparaanan ng karunungan. Sino aminado dito? Kulang pa tayo sa karunungan. Yes. Do you believe that we need to grow more and more in the Lord, in the love of God, in wisdom, in knowledge, in understanding? Amen. Kaya sabi, humingi tayo sa Diyos ng karunungan, wisdom, at mabiyaya niya tayong bibigyan ito. Amen. Pag hiningi namin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Anong kadalasan ang mararanasan natin? Pararaanin ka muna ng Diyos sa panghihina. Para talagang maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng kalakasan mula sa Diyos. Amen. No? Kakaroon ka, di mo alam bakit ka nagkaroon ng ganitong sakit. No? Pero, I can do all things through Christ who strengthens me. You will never appreciate strength that comes from God kung hindi ka dumaan ng panghihina sa buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, you depend on God alone. Financially, you depend on God alone. Lord, ano po ang dapat kong gawin? Naalala niyo si Apostle Paul? Na-encounter niya ang Panginoong Jesus? Unang tanong, Lord, who are you?
Makilala mo muna ang Diyos. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos para talagang tunay na dumepende ka sa Kanya. Dahil hindi ka lubos na magtitiwala sa Diyos kung hindi mo siya kilala. Pangalawang tanong ni Apostle Paul, what should I do? Ano po ang dapat kong gawin? Tinanong na ba natin yan sa Panginoon? O meron tayong sariling desisyon batay sa sariling nating nararamdaman? No. Because oftentimes, it's wrong, but it feels right. No? Mali, pero sa laman mo, feeling mo tama. But it's wrong in the sight of God. So how can we say we depend on God? It is based on His Word. Amen. Not on our flesh. Yes. Not on our feelings. Not on our own understanding. Amen. Amen. In fact, we depend on God for everything. Mga kapatid, no? Tayong mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Amen. Dumepende tayo sa ating Ama. Yes. Kung tunay tayong sumasampalataya sa Kanya, tunay tayong mga anak ng Diyos, makikita sa buhay natin kung talagang nakadepende tayo sa Kanya. Amen. Psalms 104 verse 27. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Amen? Sa araw-araw. That's why the pattern of prayer that Jesus taught us, give us this day our daily bread. Yung pang-araw-araw nakadepende sa Panginoon. No? Hindi mo sasabihin na hindi na ako mananalangin ng pang-araw-araw na kakainin ko kasi nag-grocery na ako ng pag-isang linggo. No? Pwede ba yung grocery mo ngayong araw mapanis bukas? Pwede. Amen. Alam niyo nangyari yun sa bayang Israel. Sabi ng Diyos, kumuha lang kayo kung ano yung sapat sa isang araw na to. Amen. Anong ginawa ng mga tao? Hala, kuha, nag-imbak. Ano nangyari? Napanis. Nasira. Because they don't depend on God alone. Andun yung pag-aalala. Uy, tara na, mag-imbak na tayo ng mga ganito. Kasi baka ano eh, bukas wala na to. Saan ka ba nakatingin, kapatid? Where is your faith? Where is your heart? Where is your treasure? Amen. In everything, we depend on God in every aspect of our life. Proverbs 3, verse 5 to 6. Alam natin ito mga kapatid, kay Yahweh ka, magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa mga natutunan mo sa sanlibutan, sa mga natutunan mo sa tropa mo, sa kapitbahay mo, no? Na ginagaya mo kung anong yung style ng pamumuhay nila. No. You are a child of God. No? And as per the Bible, you will know them by their fruit. Amen. If they are truly sons and daughters of God. Amen. Yung sabi doon, at sa lahat ng iyong gawain, siya'y nga'y alalahanin. Paano mo inaalala ang Diyos kapatid sa buhay? Siyempre po, yung kanyang salita. Dapat lagi natin inaalala. Dapat lagi nasa ating puso. Nang sa gayon, yun ang ating maisagawa. Yun ang ating maisalita. Amen. From the abundance of the heart, the mouth speaks. You now have a better understanding of what life truly means because you depend on God alone. Amen. Upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sino ang kasama mo? Ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Panginoon sa bawat landas na ating tatahakin, sa bawat taon sa buhay natin. No? And ang purpose ng ating buhay, huwag natin kalilimutan mga kapatid, is to glorify God in everything we do. Amen. Amen. Papasok ka pa lang sa pagsubok, you give thanks to the Lord, you praise God, you depend on Him. Naroon ka na sa pagsubok, ganun pa rin, you praise God, you give Him thanks, you depend on Him. No, napagtagumpayan mo yung pagsubok, ganun pa rin, you praise God, you worship Him, you depend on Him. Ganun po ang purpose ng ating buhay. Hindi yung nandun ka sa pagsubok, gumawa ka ng sarili mong paraan at hindi ka dumepende sa Diyos.
Hindi ka naghintay sa go signal ng Panginoon. Hindi ka naghintay sa prompt of the Holy Spirit. Why? No. Dahil hindi mo siya ganong lubusang kilala. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung salita ng Diyos na ating maisabuhay, na ating maisapuso. Ito ang ating panghawakan. The psalmist teaches the Lord's reliability with a threefold description. Ano yung sinasabi sa Psalm 18 verse 2? Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Amen. Ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Amen. The Lord is my rock. Matibay, no? Natanggulan. Siya ang aking tagapagligtas. Sino na rito nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon? Amen. Bukod sa tinubos tayo ng Panginoon, yung mga panahon sa buhay natin na hindi natin kaya. We are not in control. No? Naranasan natin, niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kabahamakan. Niligtas ng Diyos ang pamilya natin. No? Niligtas ng Diyos ang ating spiritual life, ang ating kabuhayan, mga kapatid. Because you depend on God. Hindi to see is to believe. Sumampalataya ka sa Diyos at makikita mo ang pagkilos niya. Amen. He is our rock. He is our fortress. He is our deliverer. Depending on God alone does not mean we act foolishly, mga kapatid. Pag dumipende pa tayo sa Diyos, ibig sabihin wala na tayong gagawin. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Meron tayong gagawin. Amen. Association with God. Amen. Amen. Gusto ng Panginoon, partner eh. Amen. Partnership. Amen. Companionship in this life. Amen. Nais ng Panginoon kasi maranasan mo yung kapangyarihan niya. Amen. No? Paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon kung hindi tayo kikilos at lalakad at sumunod sa Kanya? Amen. Jesus did not need to jump off the pinnacle of the temple to prove that he depended on God. Nung tinukso siya ng Diablo sa Matthew 4 verse 5 to 7, ang sabi doon, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem ang banal na lungsod at pinatayo sa tuktok ng templo. Tinukso siya, anong sabi ng Diablo? Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpakihulog ka. Sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Alam mo ba natin na mayroong isang samahan o grupo na tinatawag daw ay sila ay mga Kristiyano, sabay-sabay sila uminom ng lason. Sabi ng pastor nila, bakit? Kasi they depend on God alone daw. Diba? Ganun mo ba yun? Na yung pupunta tayo sa pugad ng mga ahas dahil we depend on God? No. Meron tayong talino galing sa Diyos, yes, mga kapatid. Amen. Hindi galing sa sandibutan. Yes. Hindi sa ikapapahamak natin. No? Depending on God alone does not mean we act foolishly. There is a difference between trusting God and putting God to the test. Huwag mong subukin, amen, ang iyong Diyos. Amen. Huwag mong subukin. No? Yes. Depending on God alone doesn't mean we dispense with God's gift. Example, mga kapatid, a person with strep throat may refuse to go to the doctor, saying, I am going to depend on God alone to heal me. No? Hindi na siya pupunta ng doktor dahil pagagalingin naman ako ng Panginoon eh. Hindi na akong papacheck up. No? Eh, yung nagpa-check up ka, kulang ka lang pala sa potassium. Ikinamatay mo yun. Bakit? Dahil meron kang nag-act ka foolishly. Alam ba natin, mga doktor, mga tao, ginagamit ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. Yes. We need to have a discerning spirit, Lord. Yes. Which way to go? Si Apostle Paul na nga eh. Nagtanong na nga eh. Yes. Tapos ikaw, you will act foolishly. Apostle Paul na yan, ha? Lord, what shall I do? Yes.
Tanong tayo sa Panginoon. Huwag tayong mamarunong. No? Nagmamarunong tayo, nagmamagaling tayo sa buhay natin. No. Ang Diyos lang ang magaling. Amen. No? Siya ang number one sa buhay natin. Amen. We depend on God alone. For His glory alone. No? For He alone is our rock of our salvation. Ganun dumipende sa Panginoon. May kalakip na talino mula sa kanya. Amen. May isa pang example. Halimbawa, nagda-drive ka ng kotse. No? Nasabi mo, pipikit na lang ako kasi I depend on God. No? Hyper faith yung tawag doon eh. Diba? Yung binigyan ka nga ng Lord ng mata para gamitin mo. Binigyan ka ng Lord ng kamay. May purpose yan, kapatid. Binigyan tayo. Nakadesign yung lahat yan for a divine purpose. Don't act foolishly. Amen? Sa ating paglalakbay ito sa buhay na ito, kasama natin ang Panginoon. At ang nais ng Panginoon, gamitin mo yung mga gift na bigay niya sa iyo. To be a blessing to your family, no? To be used mightily by God para maihayag ang kadakilaan niya. Amen. These actions, yung mga ginagawa ng ibang tao na hyper faith, that's foolish in the sight of God. God has provided us with doctors. God has provided us medicines, herbal. Binigay ng Diyos yun para gamitin, mga kapatid. Hindi yung wala kang gagawin. Kumuha ka ng bigay ng Diyos na gulay, dahon, para kainin mo at maging kalusugan mo. Ganoon dumipende sa Diyos, mga kapatid. Amen. We can still depend on God as we visit the doctor, knowing that all healing ultimately comes from God. Amen. Ang Diyos ang dakilang manggagamot. The question, church, no? Ano yung tinitingnan ng tao? No? Yung kagalingan o yung manggagamot? Doon tayo sa manggagamot. We are not after the blessings, we are after the blessor. We are not after healing, we are after the healer. No? Hindi doon sa mga provision o material, we're after the provider. Doon tayo tumingin, mga kapatid. Depend on Him. Knowing that all safety, siya nga proprotekta sa atin. Safety ultimately comes from God. We depend on God all the time. Ang buhay Kristiyano ay nakadepende sa Diyos all the time. Sabihin natin, all the time. All the time. Amen? All the time, tayo ay dumipende sa Diyos. And there are times we can do nothing else. Minsan, ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon ng buhay mo na wala ka nang magawa para matuto kang dumipende sa Kanya. Matuto kang i-realize yung mga pagkukulang mo sa Diyos. Matuto kang ma-realize mo yung pagkakamali mo. No? Kasi, mga kapatid, yung maling paniniwala, anong resulta niyan? Maling pamumuhay. Amen? Amen? Kaya dapat tama yung paniniwala natin para tama yung pamumuhay natin. Amen? Amen? Right believing leads to right living. Yes. Amen, mga kapatid. Hindi tayo yung nag-iimbento ng sarili nating theology. No. It must be based on that in God's words. Amen? Kaya pag sinabi ng Panginoon, kumilos tayo, tayong mga Kristiyano, magsikap tayo. Amen. Amen? Ano gagawin natin? Magsikap tayo, yun ang sabi ng Panginoon eh. Amen. For His glory. At sasabahan tayo ng Diyos, no? Sa pagkilos natin, Siya ang gagabay sa atin, sa tama, no? Upang ma-display ang Kanyang kapangyarihan sa buhay natin. The Lord gives us the faith we need to make it through those times. Naalala niyo yung kaibigan ni David, yung tatlo. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Merong pinagawa si Nebuchadnezzar. Haring Nebuchadnezzar,
Malaking rebulto. Kapag hindi ka lumuhod doon sa rebulto na yun ni Nebuchadnezzar, papatayin ka. No? Eh, yung tatlong kaibigan ni David, talagang matibay yung relasyon nila sa Panginoon. Amen. No? They will not worship other gods than the one and only true God. Amen. Hindi sila lumuhod. Nakatayo lang sila. Nakita nung mga kawal, no? Nakatayo yun. Tatlo. Anong ginawa? Saan sila dinala? Sa pugon. Obel, no? Makikita natin yan sa Daniel chapter 3 na mahaba lang basahin. Eh. Pero pwede yung pagbulay-bulayan yan sa bahay, mga kapatid. Yes. Napakagandang talagang istorya na nangyari ng totoo. No? Dinagay sila sa pugon, no? Inutos niya ng Nebuchadnezzar, at hindi lang basta-basta pugon, pinalakas niya yung apoy. Lakasan niya yung apoy! Yung siya pinakamalakas! No? Na kahit bakal ay pwedeng matunaw. Ganun, ganun kainit ha, mga kapatid. Pinalakas talaga kasi nagagalit siya niya. Nebuchadnezzar, hindi siya sinamatay. No? Eh, nung pumasok na yung tatlo, nakita nila, ba't anong tagal masunog? Pinalakas ko na yung apoy ah. No? Tinodo na nila eh. Doon sa maximum na heat of the fire furnace. No? Pero hindi nasunog. At pagkatingin nila, di ba tatlo lang to? Bakit apat yung nasa loob? Sino yung nasa gitna at sobrang liwanag? No? Sino yun? Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagkilos ng tatlo. You live by faith. You walk by faith. You walk the talk. Mga kapatid, pinapahayag nila ang Diyos lamang ng Israel, ang kanilang Diyos, at wala nang iba. They walk the talk. Hindi ka puro salita. Hindi mo sasabihin na ako'y Kristiyano, pero sa buhay mo, yung style ng pamumuhay mo, hindi pang Kristiyano. No? How do you say you depend on God if your life is an opposite of what God says? Hindi ganun, mga kapatid. Kaya sabi, they only knew that they could not bow down to a false god. Ang tanging nasa isip ng tatlo, kahit anong mangyari, hindi ako sasamba sa ibang Diyos. Ganun katibay, mga kapatid. They were thrown in the fire depending on God alone for the outcome. Anong sabi sa New Testament? Ang pagsubok sa buhay natin, iba-iba. Ano yan? Para tayong binto, pinaparaan sa apoy. Upang malaman kung talagang dalisay. Dinadalisay ang ating pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay katulad ng isang binto, mga kapatid, na talagang totoo, hindi peke, no? Mas magiging pure yan pag dinaan sa pagsubok. Amen. Pero kapag ang pananampalataya mo sa Diyos, parang kahoy lang, masusunod. Yes. No? Pagdating ng mainit na pagsubok, sunog ka. Hindi ka dumidepende sa Diyos. Yung pananampalataya mo ay parang kahoy lang. Parang dayami lang. Parang bato lang. Kahit sabi mo, parang bato yung pananampalataya mo, nasusunog yan. Pero yung ginto, yung diamante, or yung mga mahalagang bato, hindi yan. Lalong yan, gaganda at dadalisay. Doon magkakaalaman. The test of faith. Amen. Saan ka tumatakbo pagdating ng mga matitinding pagsubok? Kanino ka lumalapit? No. Ano yung ginagawa ng mga Kristiyano? Ano yung laging dapat ginagawa ng mga Kristiyano? You pray. Amen. Pray without ceasing. Amen. Talk to God. Communicate to God. Yes. Diba? Yung acts, adoration. No? Naroon yun yung pattern na eh, mga kapatid. You communicate with God. With His Word, as led by the Holy Spirit, para hindi mo magbigyan ang sinasabi ng laman. Ano ba ang prayer? Prayer is, among other things, an acknowledgement of God's power. Kasi pag nag-pray ka, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung prayer na basta prayer. Pray with all your heart. Amen. Galing sa puso mo, with sincerity. Walang pagpakunwari, walang pagpaimbabaw, no?
with transparency, you draw near to God, no, and surrender all to Him. In prayer. No? Sa prayer, mga kapatid, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sino nakaranas dito ang kapangyarihan ng Diyos? At patuloy na nararanasan ngayon. Sa prayer, kapatid, mararanasan mo yung mga pangako ng Diyos. Amen. Yung provision ng Diyos, mararanasan mo yan. When you pray, you demonstrate dependence on God. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, pinapakita mo sa Diyos na sa Kanya ka lang umaasa. Sa Kanya ka lang nagtitiwala. Sa Kanya ka lang dumidepende. Amen? Philippians 4:6. Ang sabi doon, sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Gusto pala ng Diyos humihingi tayo sa Kanya. Amen. Ask for wisdom, no? Ask and it shall be given unto you, no? Kaya hindi ka nakakatanggap, hindi ka kasi humihingi. Amen. Seek and you shall find. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pagharian ka ng Diyos. Yung kalooban niya, yung salita niya. No? Knock on the door and shall be open unto you. How many times you knock on the door? Isa lang? Pak, bubukas ba agad yun? No. Ilang beses ka kumakatok? Maraming beses yan eh. Hanggang hindi bumubukas, ang nanaknak ka eh. Diba? Sa dito lang, sa physical. No? Knock, knock, tao po. Or kung may doorbell sila, no? Ulit-ulit yan hanggat hindi lumalabas kasi importante na magkausap kayo eh. Importante yung communication eh. No? Huwag kang titigil sa pagkatok, mga kapatid. Kasi yung iba naiinip eh. Ano? Walang tao? Uwi na ako. Katok ng katok. Walang sumasagot. Parang di ako naririnig. No. Tinitesting ka lang ng Panginoon kung hanggang saan. No? Yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya sabi, sa halip hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Lahat. Pag sinabing lahat. Todos. No? Spanish. Lahat. All. Lahat yun. Diba kung ano man yung kailangan mo, baka naman humingi ka, hindi mo naman kailangan. Lord, magta-30 na ako, kailangan ko ng boyfriend. Kailangan ko ng girlfriend. No? Pero kung dumidepende ka sa Diyos, in His time. Amen. In His time. Amen. He will make all beautiful. In His time. Not on your time. In His time. Ano yung dapat mong hingin? Lord, kung ano pong kalooban mo, alam mo ang aking pangangailangan. In your time. No? Kasi pag sa time ng Panginoon, lahat yan, smooth yan. No? Amen. Mararanasan at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Lahat tayo naranasan natin yan. Kapag naghintay tayo sa Panginoon. Eh, pastor, nakakainip maghintay eh. No? Dahil na yung sa mahabang pila, no? Naalala ko nung inaasikaso namin mag-asawa yung bahay namin. Sobrang tagal. No? Pero ano yung tinuturo doon ng Panginoon? You have this patience. Yeah. Practice. Perseverance. Patience. Yes. No? Idagdag mo sa iyong pananampalataya yung mga bagay na yun. Amen. No? And in His time, when you depend on God, it will all fall in the perfect time, in the proper place. Amen? Kaya, in His time, anong sikreto mga kapatid? Actually, it's not a secret. Prayer. Amen. You pray. No? You pray. Sa totoo, no? Mag-girlfriend pa lang kami ni Shena, talagang pinipipray ko na Lord na siya pa talaga ang bigay mo sa akin. And it all points to one direction. Direction ng Panginoon. Amen. In His time, mga kapatid, you depend on God.
No? Kasi ang palatandaan doon, pag ito hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesus, no? Hindi yun yun. Hindi yun yun. Amen? Sa pagtatrabaho, ilang beses ako nag-apply, 7 times or more, I failed. No? I failed. Big time. Sobrang nalungkot ako. Ano yung ginawa ko? Ano sabi sa Biblia? I pray. You pray. Yes. You talk to God. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi diyan. Amen. Ano ba ang answer sa prayer? It's a yes. It's a no. It's wait. I have something better. No. Lagi mo dinidepende sa Diyos. You pray. Lord, ito ba talagang kalooban mo? Itong trabaho ko bang ito? Ito ba talagang kalooban mo? No? And alam naman natin, no? Mga kapatid, hindi ako tapos sa pag-aaral. But in His time, no? Ano ba yung biyayang binigay sa akin ng Panginoon? Pinagkatiwala niya ako to supervise a team with 13 people. No? Paano ako tinrain ng Panginoon? Dito ka muna mag-supervise, Disciples of Christ Ministry. Amen. 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 Bago kita bigyan ng trabaho to supervise to that. Yes. And to be a blessing to your family and to this ministry. Yes. Glory. That's how you depend on God. Yes. Hallelujah. Lord, wala akong aral eh. Hindi. Tuloy ka. Amen. No? Yung mga agents ko, marami sa kanila graduate. May degree. Pero ako yung supervisor nila. Why? It's all because of God's favor. Amen. Amen. Ano meron ng isang Kristiyano? Pabor ng Diyos. Amen. Why? Ano pinagkaiba? Because we pray. We depend on Him. Kasi kung dumipende ako sa sarili ko, wala akong kumpiyansa dahil wala akong tinapos. But with all the trainings that God gave to me, the training, yung totoong reality ng buhay, I started working 15 years old. Ito ang tatrabaho na ako. Construction. Kayong magkakapatid, nagtitinda sa palengke, naglalabada. May it all. It's all training that comes from God. And you depend on God and God will lift you up. Amen. Glory to God. That's faith, mga kapatid. And you will see the hands of God working in your family. And you will see victory after victory because you depend on Him. Amen. It's all glory to God. Wala kayong pambayad sa ospital? No? We remember that? Si Camille na PGH, no? Magkano yung bill? 150? Wala pa yung doctor's fee? Paano na bayaran? You pray to God. Amen. Amen? It's all about depending on God. Pero merong pagkilos. Amen. Pag inutos ng Diyos, kumilos ka. Amen. You walk by faith. Yes. You move. Every move you make, God is with you. Amen. Glory to God. Ganun yan mga kapatid. On how you depend on God. In every aspect. Love life, pagkatrabaho, pamilya, no? Lalo-lalo na sa ministry. We commit this ministry Amen. To God. We submit this Disciples of Christ global ministry to God. At walang ibang itinataas dito kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. That's how we depend on God. And we honor His word. No? Walang pinakamataas na pananalita dito kung hindi salita ng Diyos. Amen. And that's our prayer in our government. Na ang maging supremo, no, na batayan ng batas sa ating bansa ay walang iba kundi salita ng Diyos. Amen. Glory to God. Amen. It's the final authority. It must be the final authority. Sa pamilya mo, kapatid, non-negotiable. Kung hindi sa salita ng Diyos, kung hindi nakabatay sa salita ng Diyos, dapat meron tayong mga Kristiyano, we have these non-negotiable things. No? Hindi natin magko-compromise. Amen, mga kapatid. You honor the Bible. Honor God. The Word of God has information. The Word of God teaches us, no, kung paano yung righteousness na pamumuhay. May mga examples. Diba? Lalo sa Old Testament, may mga instruction sa salita ng Diyos. Gayun din sa New Testament, makita natin Acts 17:11. No? Yung Berean Spirit, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonica.
Sabi ni Apostle Paul, may pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi mo. Yung Berean spirit, yung mga taga-Berean, mga kapatid, kung hindi batay sa salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin. Ganun sa kanila. Talagang mahigpit. Ganun talaga dapat ang ating pamumuhay, mga kapatid. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi. Huwag nating ipilit. Pag nagpumilit ka, mga kapatid, matutulad ka kay Jonas. Pinapupunta ka dun eh, sa kanan eh, sa Nineveh, eh, kumaliwa ka. Bakit? Ayaw mo dun kasi galit ka dun eh. No, pansarili mo yung iniisip mo. Pero kung sa Diyos tayo dumidepende, no, we go, we follow. No, kung anong sinabi ng Panginoon. Psalm 85 verse 8. Do right, no? Or yung righteousness ang pairalin natin. Anong sabi dyan sa Psalm 85 verse 8? I will listen to what God the Lord says. No? Sabi doon, I will hear what God the Lord will speak, for He will speak peace unto His people and to His saints, but let them not turn again to folly. Amen. Kasi matitigas ang ulo eh, no? Ng mga tao. Aminado ba tayo? Matitigas ang ulo natin? Yes. Amen. Kung hindi dahil sa banal na Espiritu, wala. Wala tayong pagsunod na magagawa. Amen. Kaya, listen to what God says. Kung ano yung napakinggan mo, salita ng Diyos, do the right thing. At all times, in all situations, no, do what you know is right and leave the results with God. Kaya ang sabi mga kapatid, yung kaya nating gawin, gawin natin. Yung mga hindi natin kayang gawin, gagawin ng Diyos yan para sa iyo. Amen. 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 Ulitin ko, yung mga kaya nating gawin na pinapagawa ng Diyos, hindi naman ipapagawa yan ng Diyos sa iyo kung hindi mo kaya eh. Yes. Yes. Kaya na pinapagawa niya yan sa iyo dahil kaya mo. Amen. Binigyan kanya ang lakas, talino, talento. Yes. Sabi ni Moses, eh, Panginoon, bulol ako eh. Hindi, kaya mo. Sabi mo sa tabi mo, kaya mo. Kaya mo. Amen. Bakit kaya mo? Dahil sa Diyos. Amen. Ikaw, negatibo ka kagad eh. Diba? Ganyan tayo eh, mga tao eh. Baka di ako matanggap. Kasi ganito lang ako. Bulol kasi ako eh. Ah, tapos, ganito lang yung napag-aralan ko. Baka hindi. No? Huwag na lang kaya. Balaman yan, nahihiya ako. Lord, hallelujah. Diba? Mga negatibo eh. Pero pag sinabi ng Diyos, kaya mo yan. No? Yes. When it all points down to one direction, doon ka pumunta, doon ka pinapumunta ng Diyos eh. Doon yung pinapagawa ng Diyos sa iyo eh. Marami ka kasing excuses. Yung sakit mo, excusitis. Puro excuse. Puro wait. Puro ano kasi? Yes. Puro dahilan, 101 dahilan. No? Tapos sasabihin mo, bakit hindi ko naranasan yung mga pangako ng Diyos sa Bible? Amen? Yung bulag ba, no, na nilagyan ng Panginoong Hesus na putik sa mata, tapos sinabi niya maghilamos siya, kung hindi ba naghilamos siya, makakakita? No. Hindi rin. Pinakilos eh, maghilamos ka. Amen. Nung naghilamos siya, sabi kasi, no, narinig ko, sabi maghilamos daw eh. Oh, naghilamos siya, eh di nakakita. Amen. Amen, ganun lang yun eh. Sabi ni Juan at ni Pedro, doon sa lumpo na nasa labas ng templo, rise up! And walk. Yes. No? Rise up and walk. Yun yung narinig niya. E di tumayo siya. There's a miracle. Yes. Amen. Naghihimala pa rin ba ang Diyos natin sa panahon natin ngayon? Yes. He is the same yesterday, today, and forever. You just need to depend on Him. Depend on Him alone. Mga kapatid. Kasi naririnig mo na, sinasabi na ng Bible, binibinihan ka. Binibingihan ka. Ay, hindi ko narinig, pastor. May ganun pala.
No? Sinabi pala yun sa Bible? Bingi-bingihan, kunwa-kunwarian na walang alam, na hindi alam. No? Parang yung sa, syempre, nangyari din yan sa kalsada, no? Nakita niya na nga eh, bawal lumiko eh. Lumiko, ay, di pala pwede. No? Dahil-dahilan, di ba? Excusitis. No? Minsan nangyayari yan sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya hindi natin nararanasan. Gusto ng Diyos ibigay sa'yo, no? Yung biyaya. Gustong-gusto ng Diyos ibigay sa'yo yung grasya. No? Gusto ng Diyos pagpalain ka. Kaso, tumalikod ka na parang di mo narinig. Parang wala lang. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Wala talaga. No? So, kaya sabi, do the right thing. Exodus 2, verse 1 to 10. Ang sabi doon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi or ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya tatlong buwan itong tinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya ito rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y pinapuha niya na, sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita niya ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga ng sanggol na yan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae, tinawag ng ang mismong ina ng bata. Ang dumating dito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Nanay niya yun eh. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moses ang ipapangalan ko sa kanya. Amen. Napakagandang storya, mga kapatid. No? Isipin niyo, gumawa ang paraan ng Panginoon para kumita yung nanay ng sanggol. At meron kasing purpose ang Panginoon. Amen. Sa bayang Israel ng mga panahon na yon. God will always make a way. Akala mo walang paraan, may paraan ng Diyos. Amen. Huwag mong pangunahan ang Diyos. No? Do the right thing. Katulad din ni David, he did the right thing. No? In each case, their dependence on God alone was rewarded. Sabihin natin, rewarded. Ang Diyos ba ay mabiyaya sa pag-reward sa atin? Amen. Yes. No? Ganun po ang nangyari sa mga taong sumunod sa Panginoon. They are rewarded. Yes. Bakit? Tumilos sila eh. Nagsumikap sila na talagang sundin ang kalooban ng Diyos. And they are rewarded. No? Wala yan sa kung anong appearance mo, sa kung anong na maganda, no? And tapos ka dito sa sanlibutan. Pero iba yung pabor ng Diyos eh. Amen. Iba eh. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pabor, iba. Mga kapatid, walang katulad. Walang katulad, mga kapatid. Yes. No? Ang sabi nung ni Propeta Samuel, Jesse, asa na yung mga anak mo? Dahil magkakaroon ng hari ang Israel. So nilagay niya, yung talagang makikisig, matatangkad, yung talagang mga warrior. No? Sabi ng Propeta, hindi ito eh. Yes. Hindi ito eh. Meron ka pa bang ibang anak? Yes. Meron pa. Pero isip-isip si Jesse, no? Si David, hindi yun. Kasi nag-aalaga lang ng tupa eh. Meron pa kong anak, no? Nandun sa bukid. No?
nagpapastol, tawagin mo. Tinawag niya. Ito ang magiging hari ng Israel. Hindi sa panlabas sa anyo tumitingin ang Diyos, kundi sa puso ng tao. Amen. Amen. Dahil si David mayroong pagdepende sa Diyos. Batang-bata si David. According to Bible scholars, he was around 14, 15, teenager eh. Pero sinabi, dineclare na agad ng propeta, siya yung magiging hari. Pag ang Diyos ang pumili, amen. Wala. Wala tayong magagawa doon. Glory to God. Amen. It's all for glory. Number four, be a living sacrifice, mga kapatid. No. Romans 12:1. Ano yung dapat na pagsamba natin? Living sacrifice. May sakripisyo. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. No? Acceptable sacrifices are purified from sin. No? May pagsusumikap, may pagsasakripisyo. Kasama na dyan yung prayer. At yung nakakalimutan natin, yung fasting, mga kapatid. Sakripisyo. Amen? Kaya you live for the Lord. You cease fighting for your own rights. No, and give up trusting in your own strength. As you learn to become a living sacrifice for God, you will discover the truth. No, anong sabi sa 2 Corinthians 12:10? Sabi ni Apostle Paul, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Amen? May kagalakan pa rin eh. Mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, kagipitan, no? Sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Amen. Amen. Kaya pala pinaparanas tayo ng Diyos doon sa pangihina. You're emotionally down, no? Physically tired, you're exhausted, and bombarded by the things of this world. No? Doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos pag sa kanyang katumibende. Be a living sacrifice. Number five, abide in Christ. The Christian life is not a now and then rendezvous with God. It is making God your dwelling place. No? You live for God. Sabi doon, 15 verse 4 ng John, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ano yung gagawin natin dito? Manatili. Ano yung pag sinabing manatili ka? Yung sa salita niya. Lumakad ka ayon sa kalooban niya. No? Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ano yung utos dito? Manatili. Amen. Akala natin walang utos diyan. Meron. Manatili ka sa Panginoon. No? Number six, refuse to worry. Sabihin natin, refuse to worry. Huwag kang mag-alala. Amen? God cares for His children even more than the grass that He clothes with flowers and the birds that He daily feeds. Sino mas mahalaga? Mga ibon o tayo? Mahalaga tayo sa Diyos. Yung mga ibon nga, hindi niya pinababayaan eh. Tayo pa kaya? Nasaan ang pagkukulang? No? Sa atin. Yes. Hindi kasi tayo, una, hindi tayo nakikinig. Yes. Hindi ka nananatili. Hindi ka kumikilos. Hindi ka sumusunod. Dami mong excusitis. Wala talaga mangyayari. No? Refuse to worry. Kaya punong-puno ka tuloy, dagdag ng dagdag yung mga pag-alala mo sa buhay. Bakit? Kasi hindi mo pinakinggan yung salita ng Diyos. Matthew 6:32, your heavenly Father knows what you need. Sabi doon, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ibig sabihin yung mga laging punong-puno ng pag-alala, hindi mananampalataya pala yun. No? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan nyo, na kailangan nyo ang lahat ng mga ito. 1 Peter 5:7, anong sabi doon? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Check the word, mga. Ang dami yan eh. Dami yan, iba't iba yan, no? Alalahanin. Diba? Sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.
Mahal tayo ng Panginoon, mga Amen. Kapatid. Naniniwala ka ba roon? Sino naniniwala dito, mahal siya ng Diyos? Amen. Katunayan, pinadala niya ngayong buktong niyang anak eh, para tubusin tayo. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun nga lang, tayo mga tao, no? Mahal ba natin ng Diyos? Yan. Totoo lang, mga kapatid. Amen. Mahal ba natin ng Diyos? Amen. Let us show our love for God with action. No? Hindi yung basta lang tayo kumanta, umawit na mahal natin ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. No? Pagdating ng mga iba't ibang klaseng pag-aalala, wait lang, Lord. Diyan ka muna, ha? Mahal na mga bayarin ngayon, Lord. Eh. Kaya gagawa muna ako ng illegal. Ayan na. No? Hindi ganun, mga kapatid. Pag sinabing mahal na mahal natin ang Panginoon, you pray, you meditate, you talk to God, one-on-one. Lord, what shall I do? Lord, this is the situation of myself. Emotionally, Lord, I am depressed. Lord, yung level ng anxiety ko, grabe. Sabihin mo lang sa Panginoon, He is your Father. He is your best friend. Hindi lang ganun. He is your Lord. Hindi lang yun. He is your provider. He is your healer. Sabihin mo lahat sa Kanya. Alam niyo ba yun ang gustong-gusto ng lahat ng Lord? Yung sinasabi mo lahat sa Kanya? Yes. Yung sa akala mo, hindi na dapat sabihin sa Panginoon? Maliit na bagay lang to. Hindi. Lahat. Amen. Sabihin mo sa Panginoon. No? Ultimo yung dito biro, kapatid ah. Lord, ano yung dapat na ulamin namin ngayon? Pwede mong sabihin sa Panginoon yun lahat. No? Kasi pag ikaw yung nag-isip, chicken joy. Pinritong ano, puro prito, puro ganto. Hot dog. Pero pag pinag-pray mo kayo, Lord, kahit sa tingin mo, maliit na bagay lang yun. Anak, kumain ka naman ng gulay. Amen. Magtubig ka, hindi puro soft drinks. Diba? Naalala niyo si Elijah? Lord, ayoko na. Gusto ko lang mamatay. Ayoko na talaga. Pagod na ako. Habol ng habol sa akin yung mga bruhang reyna na yun, si Jezebel. Ayoko na, Panginoon. Takbo ko, takbo. Pagod na ako. No? Kunin mo na lang ako, Panginoon. Ano yung pagkakita sa kanya ng Panginoon? Gutom lang yan. Pinatulog siya ng Panginoon, yes. Nag-prepare ng pagkain yung anghel, o gising ka na, kain ka na, na-relax siya. Ano yung pagkain na yon? Pagkain ng sustansya. Minsan akala natin maliit na bagay. No. Panalangin mo sa Panginoon. Depend on God alone. Maski kung ano yung merendahin mo, kakainin mo, you depend on God alone. Amen. Amen. Because God is our Father. No? Keeping some of the anxiety on yourself is to doubt God's care. Huwag mong sarilinin. No? Ito pa ang isa, mga kapatid. Ang nangyayari kasi sa mga churches ngayon, yung sinasabi lang, yung sinishare lang, yung mga magagandang bagay. Yes. Ang dapat ibahagi lang sa isa't isa, carry each other's burden. Yung kung ano yung problema mo ngayon, sabihin mo. Amen. Para maipag-pray natin. Amen. Hindi mo naman kailangan i-detalye. Pwede mo namang sabihin, meron kami family crisis, meron kami family problem. Pwede namang ganun lang eh. Hindi mo namang kailangan i-detalye, pero sabihin mo. Bakit? Paano ba kikilos ang Diyos? Sa community din ng church. Amen. Sa mga kapatiran din, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Yes. Pinayuhan ka ng kapatiran based on the word of God. Pakinggan mo. Amen. And you will see the power of God working in your life. Amen. Ganun ang pagdepende sa Diyos. Hindi yung dami-dami mong sikreto, eh, ito, maganda ito, i-share ko nga ito. No? Pero pag problema na, huwag kang i-share yung problema kasi baka sabihin nila, hindi kumikilo sa akin si Lord eh. Pag sinabi ko itong problema ko na ito, baka sabihin nila, hindi ako Christian kasi may problema akong ganito. Hindi ganun yun. Sabihin mo sa body of Christ. Sabihin mo sa Diyos una.
No, yun ang gusto ng Lord. No, cast your cares upon Him because He cares for you. You are God's child. He loves you. He cares for you. He died for you on the cross. And after 3 days, He rose again. And He promised He will come back again. No, para ipagsama ka niya kung saan siya naroon. Doon kung saan wala ng paghihirap. Doon sa new heaven and earth. Kung saan wala ng lamay, wala ng burol. No, wala ng bisyo. No? Wala ng unrighteousness. There will be no weeping. Sabi doon. And all things is become new. Has become new in His perfect time. Yun ang panghawakan mo. Yun ang focus mo, kapatid. Hindi dito sa mundo. Amen? Kaya one day, maalala natin yung mga disciples nagtanong sa Panginoon. Ano yung tanong nila? Sahin natin. Tumawag si Jesus ng isang bata. No? Kasi nga, nagtanong yung mga disciples eh. Sabi ng mga disciples, alam niyo yung mga disciples, nagmamalakihan sa isa't isa. No? Hindi, ako ang pinakadakila. Mas magaling ako sa iyo. Diba? Narinig ng Panginoon, pinagsasabi nitong mga to. Ang mga alagad ko. Nag-aaway or nag-argumentuhan, papagalingan, nagpapayabangan kung sino pinakadakila pagdating ng kaharian ng Diyos. Yun yung pinag-uusapan nila, sino magaling sa kanila eh. No? Kung sino paborito eh, parang ganun eh. No? Narinig ngayon ng Panginoong Jesus. No? The disciple asked Jesus, who was the greatest in the kingdom of heaven? Magandang tanong. Amen? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Jesus answered with an illustration. Ito yung ilustrasyon ng Panginoon. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, ouch. Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Malinaw? Yes. Malinaw, mga kapatid. Pag hindi nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi. No? Sinabi hinding-hindi eh. Sabihin hindi talaga. Makakapasok sa kaharian ng langit. Yes. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Yes. Tahimik yung mga disciples. Tahimik yung disciples of Christ. Tama eh. Diba? Disciples of Christ to eh. Amen. Yung mga nagtatalo-talo nung una eh. Amen. Tapos nung pinangaralan ng Panginoon, tahimik sila ka ba? O ano? Hindi ata ako makakapasok. Mukhang tagilid ako dito. No? Mukhang tagilid. Hindi talaga. Kasi sabi, hinding-hindi. Amen. Amen. Truly I tell you, sabi doon, unless you change. Kaya sabi, one quality of children. Ano yung pinaka-quality ng bata? Walang sanggol. Bukod sa honesty, tama yun, no? Nakadepende sa Diyos. Nakadepende sa magulang niya. Kasi bata nga siya eh. Wala siyang kaya. No? Pero yung iba kasi, 33 na. Ma, penging dos. Anak, 33 ka na. Magtrabaho ka naman. Tama po ba? No? Yes! May mga ganun, nangyayari yun ha, mga kapatid. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang punto de vista ng Panginoon dito, mga kapatid, is matulad tayo sa bata, dumidepende tayo sa Diyos. Amen! No? Hindi yung sa sarili natin na magaling ka, no? Na meron akong ganito, may ganyan ako, no? Hindi ka nakadepende sa sarili mo. Matulad ka sa bata na dumidepende sa magulang niya. At ang magulang natin ay ang ating ama na nasa langit. Amen. Amen. Quality of children is they are dependent on others for their well-being. No, yung sa protection, yung sa kanilang pangangailangan, nakadepende doon sa kanilang magulang. God's children should share the quality of depending on their loving Heavenly Father for everything they need. Hindi tayo mag... Walang sinabi dito mag-isip bata, ah. May nabasa ba kayo dyan? Wala. Maliban mag-isip bata kayo. Wala naman eh. Wala.
Gaya ng bahin, tulad sa bata, yung sinasabi ng Panginoon dito, yung pagdepende sa kanya. Yes, amen. Hindi kasi desisyon. Panay ka desisyon sa sarili mo lahat. Na para bang hindi ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. No? Kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo. No? Kung saan-saan mo, saan-saan ka pumupunta. Kung saan-saan pumupunta yung mga paa mo. Kung saan-saan mo ginagamit yung kamay mo. Kung saan-saan mo ginagamit yung bibig mo. No. You depend on God alone. Amen. Mga kapatid. Amen. Yes. Gaya ng bata. No. Tayo ay dumipende sa Diyos lamang. Amen. At sumunod tayo sa Panginoon. Amen. Kaya naman na sa pagkakataong ito mga kapatid, na-realize natin yung mga bagay na pagkukulang natin sa Panginoon. Yes. And right now, I want to invite you all to stand, mga kapatid. And let's be united in prayer, in worshiping the Lord, in giving thanks to Him. No? Because we acknowledge His power. Sino dito ina-acknowledge?